Hi guys, what's up? Magandang hapon at welcome ulit sa channel ni Kaniknik. Laki ng ibog ko. Yan, hello po and welcome ulit sa channel ko. So, eto na naman ako, nagbabalik at mahinahon magsalita dahil masakit pa po ang aking lalamunan. Yan. And yan, for today's vlog guys, galing akong palengke kanina, so hindi ko na siya na-vlog dahil nakalimutan ko yung cellphone ko. So, binili ko lang naman po si Nanay Lita ng kalahating kilong, hipon, at saka butter. Yun, para may iulam siya ngayong hapunan. Kaya pandalas na ako nagpapunta sa palengke. Kaya yun, taman-taman din si Nanay Lita. Tanyo, papakita ko sa inyo. Huli, nagmamariti sa Thunders. Di ba? Ayun si Nanay Lita. Malapit ang birthday niyan, guys. October 25. So, ano na ngayon? 3 na. Konti na lang. Konti na lang. Wala pa din tayong budget para sa birthday ni Nanay Lita. Parang si Nanay Lita ay 77? Hindi ko maalala kung ilan taon na si Nanay Lita. Or parang 77 na nga. Or 78 ba? So, yun. Punta tayo dun mamaya. Dahil nabuelo pa ako. May kausap pa siya. Kita nyo naman kanina sa video. Ay, meron pa siyang kausap. Siguro tinatanong niya na nahirinig ko na pag daw may nag-birthday ay meron daw makukuha sa senior. Ano kaya yun? Pero ang alam ko, cake lang yun. So, hinahabol ni Nanay Lita yung cake. Gusto yata niya sa birthday niya ng cake. Hindi, kukunin ko na ngayon yung hipon tapos bibigay ko na sa kanya. Nilagay ko kasi sa freezer para hindi siya maano. Pero fresh na fresh yun. Huli siya sa farm, pantalan. Yun, di ba? Hindi yung ano lang, basta lang nahuli dyan. Ayan talaga ay alaga. Kaya doon ako bumibili kasi alam ko fresh at malinis. Alright guys, so ito na yung hipon, kalahating kilo. Hindi ko alam kung gusto niya ng butter, pero itatanong ko muna kasi baka matunaw. Baka ayaw niya kasi yun. Baka ang gusto lang niya ay gawin niya sinigang, or di kaya ay igisa niya lang. Kaya ito ibibigay natin sa kanya. Bahala na siya kung ano yung gusto niyang gawin dito. Kapag meron na lang siyang gustong gawin, na halimbawa ay gusto niya sinigang, ibibilang ko na lang siya ng lahok. Kasi hindi ko pa sure kung anong gusto niya dito eh. Let's go. Natutulog si Ella guys, kaya mahina lang yung boses ko. Hi Nanay Lita! I have something for you. Thank you. Hipon. Kalahating kilong hipon. Yeah, ako mo baby daw. Thank you very much. Galing yan kay ano? Galing yan kay Beshi Francie. Beshi Francie. Hindi, Beshi. Tinawag ko lang siyang Beshi. Pero pangalan niya Francie. Ayun niya na sanang sabihin kung anong pangalan niya. Gusto ko lang bigyan kanya ng hipon. Yeah. Dahil yan nga, naririnig niya sa vlog, favorite mo. Thank you. Anong balak mong luto dyan? Yung sabi ni Iheki mo. Ano sabi ni Iheki? Salag na may asukal. Ayun, ayun ang sinasabi ko sa inyo. Baka yun ang gusto niya. Gusto mo lagyan ng butter? Or okay na lang sa okay mag-tika? Or ano? Pag-birthday ko. Oh, nga guys, malapit ang birthday ni Nanay Lita. Ito ay October 25. Nanay Lita, ilang taon ka na nga pala? 75 na. Oh, yun! 75! 75 na si Nanay Lita. 75 na si Nanay Lita! Oh, wow, yung mga gusto magregalo kay Nanay Lita, PM nyo lang ako guys. Lapit na. Pag may nagregalo, bigay kay Nika. Hindi ka bahala. Rowena Abalon! Yan, natigil ko lang yung pagbablog namin kasi may nagtanong po. Ano masasabi mo, Nanay Lita? Masabi ko, thank you, salamat, maraming salamat at ay binigyan mo ako ng pinaka-paborito kong hipon. Yes. Alright. Iluluto ko ng sinangag sa may asukal. Oo, ngayon masarap tapos maraming bawang. Hindi ka naman mahilig sa manghang, no? Masarap sana yan kung maanghang. Bawang lang. Bawang. Yung parang lumalagkit para sa, ano, yung sabaw nyo. Hindi naman siya totally sabaw. Yung pilang
sarsa na matitira ay pang ano mo na, pang ulam. Sarap niyo. Tsaka, guys, alam nyo ba, sa kalahating kilong yun, hindi natin alam kung pang ilang araw ni Nanalita yun. Pag isang linggo ko na ito. Apo, isang linggo? Panis na yun, Nanalita. Hindi naman. Basta hindi ano. Opo. Alam mo yung binigay mo sa akin ng mga isda, tag ilang linggo ko kinakain ha? Obo, grabe naman yun. Hindi, iniinit nilalay dito. Wala kasi siyang rep, di ba nga? Yung patay yung rep niya, hindi nilalagyan ng laman. Hindi na, mahirap pula tayo. Manawagan ka kay Idol Jopper. Hello, Jay. Idol. Birthday ko na, Idol. Marapit na. 75 na sila, Lita. Same! Maya, parang bagong linis ang kukumuhi. Hindi ko ano lang yun. May color prank lang. Hindi lang ganun ko lang yun. Ginanagana ko lang yun. Nanalita, parang narinig ko ano, kausap ka dito tungkol sa senior, ano yun? Yung pa-birthday. Hindi, sabi daw eh. Pag magpa-birthday, may cake. Oo, may cake ngayon. Tapos, ano, yung sabi daw, may meeting bukas. Hindi pag may meeting, may sahod. Dalawang libo lang yata yun. 2,000, 1,000. Hindi yung sahod. Parang ayuda lang sa mga senior citizen. Mm-hmm. Pero sahod talaga, November. Oh, November pa. Ganyan. Sana may ayuda nga si Nanay Lita bukas. Para ako nakahiram na kaimiga ng 200. Nakaw! Umuutang na! Makukulong ka, Nanay Lita! Bawal mangutang! Hala ka! Wala akong utang ha. Kundi yun lamang ha. Bawal mangutang. Ayun ang ika-19 na utos ng Diyos. Yes, bawal mangutang. Huwag ka maingit at huwag ka maibog sa iyong asing katao. Ano yun? Hindi ka mainggit sa kapwa mo. Huwag kang mainggit sa kapwa mo. Tapos? Huwag kang mainggit. Huwag kang maibog sa iyong pagkatao. Ano yun? Ibog mo? Yung ay huwag kang mainggit. Naiwan ko na, Nailisa. Google ko na lang. Guys, comment nyo dito yung sinabi ni Nanalita. Hindi ko kasi alam yun. Hindi niya din mapaliwanag sa akin ng Tagalog. Oh, nahirapan din siya. So, yun guys. Binigay lang natin yung hipon kay Nanalita kasi pinabigay yun ng ating friend. Thank you. From Qatar. Ililuto ko na ngayon. Thanks. galing ako doon kila Temo kasi inaayos namin ang kanyang monetization. Apply na ng monetization si Temong. Awa ng Diyos. Di ba, nagiging maganda ang Pasko nila kung sakasakali na magiging maganda ang takbo ng kanyang YouTube channel. Sana ma-monetize agad si Temong. Maganda yun. Malaking tulong yun para sa kanila. Inuubo din si Nanalita, pares tayo. Kaya ako, nagsasalita ako habang hindi pa ako inuubo. Dahil pag ako inuubo, hiyaan ako to post. Alam daw ni Nanalita ay kiss na chichirya. Oy, masama yun. Sabi ng Ninang Amy, huwag kakain ng chichirya ng ulam. Dapat yung mga masustansyang pagkain ng kainin para lumakas ang katawan. Kung alam ko lang, Nanalita, na kasi hindi ko agad na alam kung sino nagbigay sa akin ng pambili ng hipong kanina eh. Sa, nintay ko pa kung sino magme-message na sabihin na ano, na sa kanya galing yun. Eh, late na. Kaya hindi na din kita na, hindi na ako nakabili kanina. Tapos, hindi pa ako nakaligo. Tatlo limang kiss. Wala nang tagpipiso. Wala. Wala na palang tagpipiso yung chicheria. Grabe, mahal talaga ng bili. Sa bagay, yung tig si 6 pesos, yung tig pa 5 pesos na chicheria dati, ngayon 10 pesos na. Mahal, oh. Kung pwede na lang, huwag nang kumain yun, iwasan na lang. Kasi masama din naman yun. Ulam. Eh ngayon, maraming ulam si Nanalita, kalahating kilong hipon! Favorite niya po yung guys. Yung nagsasabi po dyan na hindi din maganda yung kain ng kain ng hipon. Hindi naman po kasi laging kumakain si Nanalita ng hipon. Kaya okay lang po yun. Favorite tsaka niya. Tsaka ano naman yun, huwag nang damihan, tatlo-tatlo ganun. Oo, oh, patatlo-tatlo lang sa isang patatlo araw yun ang kain niya. Okay. Hindi naman mga, hindi naman babaho yun, hindi naman papalis yun. Galing ni Nanay Lita, hindi napapanisan ng pagkain. Initin mo lang yan, nasokal naman eh. Bawang, init ng init. Tama. Alright, sige Nanay Lita, advance, happy birthday. Thank you. Alright.
Kung sinong magbigay na real, ibigay kay Nick. Alin, Chip? Dapat alalahanin mo, Chip. Birthday ko. 75 na siya! Sabi ni Kunti na, panahon na lang. Sabi ni Kuya Fred, ay, di Kuya Fred, sabi ni, ano, ng Kuya Jeff, mabubuhay ka pa ng 35 years. So, eh, nadagdagan ng tatlo, eh, 32 years na lang, nanili na. Oh, yan. Nako, hindi na yata aabot. Hindi na aabot yun, Jeff, hindi na aabot. Aba nga, ano mga susunod na kabanata? Oh, sige, bye-bye, nanilita. Bye-bye. Iluluto ko ng ipon para makakain na ako mamaya. Okay. Right, mga kaniknek, so hindi ko na napagpatuloy ang aking pagbablog kahapon. Good morning muna sa inyo. Yan, medyo sumama ulit yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Or pwedeng ano, baka hindi pa naman ako totaling magaling. Eh, gusto ko na talagang agad mag-vlog. Yun ba naman, panibagong month na naman tayo, kailangan natin mag-impok, diba? Para next month ay sumahod tayo, kaya kailangan natin mag-push-push sa pagbablog. Yan, dahil dyan lang tayo kikita. At ngayon, dumating na si Temong kanina dito, nabigay ko na sa kanya yung GoPro para makapag-vlog na ulit siya. Yan. So, at pupunta ngayon sila sa check-upan ay Dr. Alcaraz. Pero may mga, sa comment section, may mga nagsasuggest kung ano, kung saan pwede magpa-check up si Temong. Ayun nga si, ano, si Ate Isel. Ano nga pangalan niya sa YouTube channel? Ang top sell, yan. May sinasuggest silang doktor. Eh, nandun na ngayon si Nabengot at saka si, ano, Temong. So, siguro sa third option, sa, ano na lang. Third option na lang yon. Kapag wala pa rin nakita dito, hindi ko na alam kung ano yung plano nila. Pero kailangan pa rin, may mga ano, meron pa naman silang mga test na hindi nagagawa. Baka sakali, magbaka sakali na tayo dito. Malay nyo naman, magdasal na lang po tayo na sa doktor na ito ay ano, makikita na yung sakit ni Temo at san nagmumula yung pagka, ano, bakit siya nanghihina, ganun. At ngayon guys, kagabi, inaayos namin yung ano ni Temong. Dahil hindi muna siya makakapag ano, makakapag-upload, yeah. Sa lahat po ng viewers na nag-aabang ng mga upload ni Temong official, wala po muna tayong upload dahil applying na po for monetization si Temong, yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang saya ko dahil awa ng Diyos, ito na yung pinakahihintay natin. Samahan niyo po kami magdasal para ma-approve siya sa YouTube. Excited na ako sa mga magiging vlog niya ngayong pag na-monetize na siya. Sana supportahan niyo po sa lahat ng sumusuporta kay Temong, lalong-lalo na ang Tita Ninang. Tita Ninang Amy Ortega, maraming salamat po. At si Sir Ben. Hindi ko maalala ang last name ng Sir Ben. Yan. Maraming salamat po sa lahat. Lahat-lahat ng sumusuporta kay Temong at nag-aabang sa kanyang pagka-monetize. Eto na. Laban na. Yan, kakagising nga lang natin mga kaniknik dahil excited nga ako na ano, sabihin ko sa inyo na kaya walang upload si Temong dahil nag-apply na po siya ng monetization. Good luck sa kanya. Wait lang guys. Medyo inuubo pa po ako at saka ayoko ipakita sa inyo na inuubo ako. Nakakahiya naman po yun. Baka sabihin nyo, inahawa na din ako kay Temong. Alright, mga kaniknek, update ko kayo mamaya kapag dumating si na Temong. At pupunta muna po akong palengke para bumili ng pang-ulam namin ni Ella at makapagluto po ako. At ang bagay po sa akin ay may sabaw dahil makati ang aking lalamunan masakit. Alright guys, update mamaya. See you later! Magbabayad po. Danica, Capital Yard.
3 months na po. Papagod na ako magbabalik-balik. Mag-advance na po. Hindi po, 3 months na lang ako, di ba? October, November, December. Pagod na ako. Mag-advance na ako. Tapos na. 1 year lang yan. Para makuha ko na ang aking tunay na rehistro, nabasa yung ano ko eh. Pwede naman po lang bigyan naman ng copy. Nabasa ba naman? Kulay itim. Pag hindi ko nasagot, tatawag ulit. Ito, office yun na, ano yun? Sinatawag ka lang yung mga update ko. Pagka mga pag-tawag ulit ay, tatanungin na naman ako nyo, exact amount. Tinatanong kung kailan ako naghulog. Eh, hindi ko naman matandaan. Hindi ko naman alam kung saan ko nalalagay yung resibo. Yung maliit, si Raul. Alright, so mga kariktek, andito na tayo sa bahay at mag-iihaw na tayo ng aking biniling liyempo dahil ang request nga ni Ella ay inihaw. Andito na din si Temongski. Oh. Ahoy na natin. Sa bagong doktor. Sa bagong doktor? Oo. Ano naman yung makita na? Napagkamalan pa ako ni doktor, nagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Sabi ko, hindi ho. Hindi ako nagamit niya kahit isang beses. Magpapadoktor pa kaya ako kung ako nagamit ng bawal na gamot. Lagi na si Tano, pinagkakamalan. Ayan nga. Ay, itsura mo ba naman? Naging mukhang addict ka nga naman talaga. Bago sa sobrang lang ng pinayat mo. Kala to, ano yung binigay sa ni doktor na baso yung pala, dudumihan. Sumirit sa kamay ko lahat. Ang bahaw. Sabi sa akin, Abe, iabot ko na doon sa yutaka, di ka mag- Dapat may tissue kayo, binalot nyo sa tissue! Ako lang nagpunas doon sa banyo. Kadiri! Ba yung baso, maliit, pinisirita ka ng alcohol.
Saka yung kamay ko. Langiha ka. Ito ko sa pitula. Mag-relax, relax ka muna. Anong dad, anong, ano, balik nyo mamaya, anong test? Ay, sa dami lang. Oo. Oh. Kamusta, ano sabi ni Dok? Sa ano? Mamaya pa daw, mamaya. Mamaya pa ulit ang usap. Yan, yung sa mga result na pinakita. Wala, mamaya pa. Wala pa. Mamaya pa daw ang usapin. Sabi ng resulta. Talsik na naman ang laway. Diyos ko. Sabi mo, Dok, paano po ba mapipigilan tawalsik ang laway ko? Guys, kakain muna siya dahil babalik sila ng 1 p.m. Okay, Dok Alcaraz. Dr. Alcaraz. Yun. So, yun nga guys, kaya wala muna kayo mapapanood na update sa vlog ni Temong. Sa kanyang channel ay processing pa po ang kanyang monetization. Sana. Alright, luluto muna ako guys dahil tanghali na at gutom na ang aking anak. At syempre, gutom na din ako. Alright, mga kaniknek. So, tapos na din akong kumain. Tapos na ako magluto. Hindi ko na napakita sa inyo kung ano yung mga niluluto ko kasi dahil mausok, inuubo ako ng inuubo. Tapos yung pagkain ko, hindi ko na din napakita. Solo lang naman akong kumain kasi unang kumain si Ella dahil gutom na siya. Alright, yun na nga. Nakita niyo naman sa video ko kanina na nagbabayad na tayo ng ano ng motor. So, kumuha din tayo ng binigyan tayo ng Xerox copy ng ano, ORCR kasi nga ano yung kailangan na din natin 'to. At saka ito yung resibo na binayaran natin. Name, Danica Punong Bayan Pitalyar. Tapos total nung binayaran ko, 43,314. Hey, finally! Sa amin na ni Nadihawi ang motor na si Nikki. 10 months old pa lang po siya ngayong October. Pero hindi na po namin natiis na bayaran siya kasi nakakapagod na din magpabalik-balik dun. Pero na-surprise ko si Dihawi. Sarat! Hindi niya na-expect na mabayaran ko. Kala ko magagalit siya sa akin. Kasi nga, ano, babayaran ko na ngayon 3 buwan. Pero hindi. Na-surprise siya. Masaya din siya. Kesa naman kasi, nandun lang siya sa bangko yung pera. Tapos, hindi din naman siya tumutubo. Kung tumutubo man, 63 pesos, ganun. Ibinayad na lang po natin sa motor para yun, maging atin na yung ano, motor na si Nikki, yung PCX na black. Alright. Yay! Finally, amin na ni Dihawi ang aming baby na si Nikki. Alright, yan nga mga kaniknek. Siguro, ano na lang, update ko na lang kayo sa mga next vlog ko kung ano mangyayari dun sa in-apply natin na monetization ni Temong. Yung vlog kong ito kasi para din naman to kay Nanay Lita at saka kay Temong para ma-update ko po kayo na wala muna pong upload si Temong dahil nag-apply na po siya ng monetization. Bawal muna po mag-upload. Kailangan ma-approve muna siya doon bago makapag-upload. Tapos after nun, abangan nyo yung mga susunod na mga vlog niya. Ngayon, pupunta pa lang sila ng doktor sa balik nila at gawa yung check ng kanyang laboratory. Alright, so yun. See you guys! Thank you for watching. Ingat po kayong lahat. Love you all. Shoutout Ninang Amy and Sir Ben, Tita Vilma and Tito Bobby. Mega love shoutout. Ninong Raul, Ninang Jen, I miss you. I love you. Bye guys! Thank you for watching. Bye.